my swab testing kami yesterday sa office and I was tested positive. Hindi ko inaasahang mangyayari to sa akin. Alam kong hindi lang ako ang may ganitong case ngayon. Marami po tayo. Pero pinagdarasal ko na sana malagpasan natin to. Pray lang po tayo. Tapos huwag tayong mawala ng pag-asa at lagi tayong magdasal. So, ngayon pa lang namimiss ko na yung bahay. Pero para din sa safety nila at sa safety ko at sa lahat ng tao na kapaligid sa akin, kailangan kong i-comply itong protocol na to. So, sa lahat ng mga may pinagdaraan ngayon sa buhay, malalagpasan natin lahat to. Okay? In Jesus' name. So, samahan niyo po ako sa aking journey, 10 days man or 14 days, kasi nakausap ko yung nurse kanina ng DOH, tumawag siya. So, kapag katuloy-tuloy naman po na wala akong symptoms, like sa sakit ng lamunan, ubo, sipon, lamnat, pagkawala ng panglasa or pangamoy, so, baka 10 days lang ako. So, sana 10 days lang ako. Okay? Today is my first day of quarantine. Nandito ako sa aking designated room for quarantine. So, nakakalungkot. Ang lungkot. Hindi ko kasama sila, family ko. Tapos, please be with me on my journey until makalaya ako dito. So far, wala naman akong nararamdaman. I'm all good. Wala akong nararamdaman sipon, ubo, wala akong sakit ng lalamunan, walang lagnat. Medyo tumaas lang yung BP ko kanina sa baba, 150 over 80, I think. So, ang taas kasi siguro dahil kinakabahan ako. So, this is the quarantine facility of Bacoor, Cavite. Okay naman po, malinis. And magpupunas lang ako ng konti mamaya sa mga tables and sa bed kasi medyo dusty. So bago tayo kumain, punasan muna natin kasi medyo maalikabok po siya. Siguro wala na nag-stay dito. Ang dumi nga. Pero okay lang, siguro matagal na walang nag-stay dito. Kaya medyo maalikabok na siya. Okay, so upo naman tayo. Ang lungkot kumain niya yung mag-isa. Siguro naman this time nakapag-diet na ako. So ngayon, pupunasan ko. Didesinfect ko muna yung tigaan kasi mukhang matagal-tagal na walang tumakbo. Nagulat ako sa telephone. So, tumawag ko. Nagpabili kasi ako ng tubig. Siya na siguro yung lalaki. Binilagay ko lang yung pera sa labas kasi bawal po tayo makipag-interaction kahit kanina. Tumawag yung nurse na taga-DOH. Tatanong lang siya ng mga bawal, anong bawal, may allergy ka ba sa mga ganito-ganyan. So, nagtatanong kung saan ang travel mo for the past 7 days. And then, saan nag-work. So, okay, mayan eh. Mag-disinfect muna tayo. Mag-disinfect. Sorry. So, this is what I've got. Pero, okay lang. Madala naman akong bedsheet. So, tapos mo na. So, mag-disinfect din ako ng mga doorknobs. Lanang lang yung alcohol ko. So, I need to refill. Hindi ko na alam saan yung alcohol ko kasi sa pagmamadali ko, hindi ko na malaman kung saan ko sila naisiksik. So, mamaya. Pagod ako.
disinfect din natin yung mga doorknobs. Okay. Tapos, medyo madilim dito. Ito yung lagayan ng food. Punasan din natin. Madilim. May switch naman, kaya lang it's not breaking. Ready. Okay, close, close, close. Baka mabuti na ako na nagbabili ako ng tubig. Okay. So, lagi natin sasara yung ating doorknobs and mga lock sa room. Okay. Yung CR, okay naman. Linis. Nandito na yung food. Kumatok na si Kuya. Titingnan natin kung ano yung laman ng food. Okay. Wait. Masya madilim lang. Ay. Close na pala. Yeah. Okay. So, ang oras ngayon ay... Ganito lang. So, Bicol. Bicol. Bicol Express. So, let's check. So, huwag kalimutang isara ang mga pinto. Okay. Good. Okay. So, ito na yung food nila. Alcohol muna tayo. Wala nang laman yung aking nare-refill na lagi. So, lalagay na natin. Kundi na lang din yung baon ko. Aawit pa kahit ito ng 14 days. Kasi di kayo magkakatid dito sa akin. Ng alcohol. Hindi talaga ako nakapag-prepare kasi hindi ko alam na pwede talaga ako lagi dito. So, mabuksan na natin yung kanilang food. So, kahit ano man ito, thankful pa rin ako. At least, kahit pa paano meron. So, medyo nahihirap ng ating Pilipinas. Kaya maging thankful na lang tayo kung ano binigay sa atin. Okay? So, today, sabi nung nurse na taga DOH, count na daw today yung first day ko sa quarantine. So, today is my first day of quarantine and sabi niya kapag tuloy-tuloy naman yung wala akong nararamdaman or symptoms, so baka 10 days lang ako. So, sana okay naman. Sana walang mga sakit na nilamunan, ubo, sipon, pagkawalan ng panlasa, pangamoy. So, pray lang po tayo kay Lord. Okay, sa lahat po ng may mga kinakaharap sa buhay ngayon, malalagpasan natin lahat. We are born to be survivor, okay? So, magpa-wonder pa tayo eh. Sa mga darating na panahon, lalo na pagwala ng pandemic. So, let's all wonder. Dadalhin ko kayo sa mga lugar kung saan hindi naman sa first time, pero I will introduce to you the beauty of our nature or kung saan man ako dalhin ang aking mga paa. Okay, kakain muna tayo. Nasaan yung alcohol ko? Ito na wala. Ito na nga lang. Nawala yung sprayer ko. Okay, Bicol Express. Masarap to. All-time favorite to ng mga Filipino. Smells good. So, thank you po sa pa-food. Let's taste it. So, hindi po kasi ako kumakain ng sitaw. Sorry, hindi nawalay ko siya. Pero kumakain ako ng sabaw ng adobong sitaw. Sarap. Mahal-mahal kasi ng baboy ngayon. So yung sitaw, tabi muna natin. Sarap. Salamat po! Ayun. Naubos ko. Tara! Wala na kanin. Ang sarap niya. Thank you po!
So, ayun na nga. Kasi sinabihan ako kanina na magdala ako ng beddings. Like bedsheet, pillow, pillowcase, and blanket. So, sunurin naman ako. Nagdala ako. So, ako muna ngayon ang housekeeping ng aking room. Okay. Ang hirap pala mga housekeeping. Medyo kapos po siya, pero kinaya. Medyo mataba yung bed nila kaysa sa bahay. Okay, so may pillow din akong bed. So ang pillow na dala ko ay pillow ni Ice Bear. And my blanket. And may dala din po akong mga extra na pillowcases. It's time to rest! Good night! So this is the end of my first day of quarantine. So, try kong matulog mamayang gabi. Kung makatulog ako. Parang ang hirap matulog sa ganyang situation. Well, anyway, mag-rest muna ako. Kasi, parang nakakapagod ang araw na to. Bye! Bye, wanderers!